Welcome dito sa 8th episode natin sa Electrical System Design. Bali, ang gagawin natin ngayon, isa-size na lang natin yung mga remaining brand circuits. For example, parang tulad lang nito. Diba yung mga ilang breaker na lang dyan yung susukatin natin, yung breaker ng aircon at ng water pump. Pagkatapos nun, magsa-size na din tayo ng service at ng feeder wire. Bali, yung palabas na. Bali, more on, parang ito yun, yung feeder natin. And then yung main overcurrent protective device natin, and then yung service entrance conductor. At shoutout nga pala sa BSEE42 ng PUP Manila. So tara na sa service and feeder. For this episode, ang pag-uusapan na natin is yung sizing ng service and feeder ng design trainee PEC. Pero bago yun, isize muna natin yung mga natitirang brand circuits natin. With regards sa mga natitira nating load, ito na lang yung natira. 2 1HP room air conditioning unit, 1 1.5 room air conditioning unit, and 1 1 horsepower water pump. Balik gagawin natin, isize muna natin tong tatlong 1 horsepower motor. Since mangyayari, same lang yung size ng wire at breaker nila since parehas lang yung rating na 1 horsepower. At mapapansin natin, di ba, ang binigay lang ni problem, 1 horsepower lang siya, walang sinabing nameplate pa yung motor. Kaya once na magsasizing tayo dyan, aalamin natin yung rating ng current dyan, ang gagamitin natin is yung table na pinrovide ni PEC. And then after nyan, once na masum up na natin yung mga motor loads, magsasum up na tayo para masolve natin yung service and feeder conductors natin. So, punta tayo dito sa baba. Bali, ayan. 2 1 horsepower room air conditioning. Bali, 8 amperes yung nilagay niya, di ba? So, tignan nga natin doon sa table. So, ito yung table natin, di ba? Full load current in amperes na single phase alternating current motors. Kung 230 volts yung supply natin at meron tayong 1 horsepower, ang ampere niya is 8. So, legit nga yung rating kanina. So, balik tayo doon. So, ayan yung ginawa niya. 8 ampere times 230 volts times 2 dahil dalawa yung 1 HP room air conditioning unit mo times 100% demand factor. With regards sa motors, ang demand factor niya is naka-fix sa 100%. Hindi katulad ng mga electric range, ng lighting at ng convenience receptacle, diba, nadederate na onte. Pero with regards sa motor, parating nakasagad yan at 100% demand factor. Bali, 8 times 230 times 2 times 1 or 100% is equal sa 3,680. At sinabi niya, provide 2 20 ampere room ACU units. Pero gawin natin, di ba, isolve natin ng mano-mano yan based doon sa mga code provisions na natutunan natin. Ngayon, punta tayo doon sa electrical plan natin. Di ba yung huling load natin is yung electric range at siya na yung pang-pito. Yung una at pangalawa natin is lighting, pangatlo at pang-apat is yung convenience outlet, pang-lima, small appliance, pang-anim yung laundry, pang-pito yung range. Susunod na ngayon is yung mga room aircon natin. With regards sa room aircon, di ba, meron tayong dalawang 1 horsepower at isang 1.5. Dito sa electrical plan natin, nandito yung 1 horsepower, yung pang 9 at pang 8. Ito yung pang 8, tapos nandun yung pang 9. Tapos yung mas malaking room ng onte, siya yung naka 1.5. Siya na yung pang 10. So, di ba, 7 yung huli. Ito yung sumunod, 8. And then, 9. And then, 10. Tapos yung pinakahuling motor natin is water pump, kaya siya yung pang 11. Ayan na yung mga isa-size natin ngayon. Ngayon, punta na tayo doon sa design analysis natin. Kasi di ba yung doon sa binigay ni PEC, wala kang size ng wire at ng breaker para doon sa motor. Pero binigay niya lang yung rating. 120 ampere branch circuit. Based sa natutunan natin doon sa episode 7, di ba? So kung hindi nyo pa napapanood yung episode 7, click lang yung link dyan sa taas ng video. Bali yung pagsosolve, di ba, ng conductor para sa motor, kukunin mo yung full load amperes at itatimes mo sa 125% niya. Pagkatapos noon, doon ka na pwede mamili na conductor mo. So ngayon, try na natin isolve yan. Ngayon, with regards sa conductor natin, bali 8 times 1.25 is equals to 10. So 10 amperes yung pagpapasihan natin. Ngayon, punta tayo doon sa table na conductors natin. Ngayon, nasa table na tayo na conductors natin at yung pinili natin all throughout, di ba, is yung nakabase tayo sa 75, THWN. Tandaan natin, ang pagbabasehan natin is yung 10 amperes. With regards sa 10 amperes, lumalabas pwede na itong 14. Pero for the purpose na gusto natin ng mas expand ng onte, ang pipiliin na lang natin is yung
3.5. Mapapansin natin, 10 yung basehan natin, ha? So kung 10 at gagamitin mo yung 14, pwede na siya since 20. Pero since mas gusto natin na mas mataas ng onte, di ba? Iwa one step higher natin. Kung may budget ka, di ba? Mas maganda yun. Piliin na natin yung 12 or yung 3.5 square millimeter na merong opacity na 25 amperes. So ngayon, i-edit natin yung design natin doon sa floor plan. So ito, palitan natin. So use 2, 3.5. Tapos ito use 2. Kasi dalawang branch circuit sila, di ba? 3.5. Pagkatapos, di ba, nasize na natin yung conductor natin. Ang gagawin naman natin, isa-size natin yung overcurrent protective device. Bale, dito nakalagay, di ba, 30. Pero yung binigay ni PEC kanina, 20. So tingnan nga natin kung ano mangyayari kapag sinold natin yan. Kung ang gagamitin natin is inverse time circuit breaker, di ba, imumultiply natin siya sa 250% or 2.5. So, compute nga natin yan. So, 8 times 2.5 is equals to 20. Yung pala yung dahilan bakit pinili ni PEC yung 20. Pipiliin natin na maglagay ng allowance na onte sa spacing para in case na mas lalong tumaas yung panimulang kuryente, di ba, mas meron siyang room para i-allow yung starting current. Kaya 30 na yung pipiliin natin dyan. With regards naman sa equipment grounding conductor, ayan yung N1. Di ba yung equipment grounding conductor natin is nakabase sa size ng circuit breaker. So, since nasize na natin yung circuit breaker at 30 at meron na tayong supply conductors natin na 3.5, pwede na natin masize ito equipment grounding conductor. So, punta tayo dun sa table. With regards sa equipment grounding conductor natin, kung meron tayong ampere trip na 30 amperes, ang magiging size sa equipment grounding conductor natin is 5.5. So, mangyayari, di ba, mas mataas pa yung equipment grounding conductor natin kumpara dun sa mainline conductors. So, punta tayo ngayon dun sa design natin. Ito tayo ngayon. So, mangyayari, mas malaki pa yung equipment grounding conductor dun sa supply conductor natin. So, kung gusto ninyo ipantay na lang silang tatlo, pwede naman yun. Bali, use 2 5.5 and 1 5.5. Okay lang yun. Pero, kung gusto ninyo nang optimize, di ba, dahil dun sa constraint rating ng budget, ayan, pwede na itong 3.5 and 1 5.5. Kasi yung sizing naman nila is in accordance with Philippine Electrical Code. Pero kung napapaisip kayo, ayan nga, bakit mas malaki pa yung equipment grounding conductor compared to sa supply conductor, ang gawin nyo na lang is ipantay ninyo yung supply conductor doon sa equipment grounding conductor. At makikita naman natin, di ba, kung i-5.5 natin to, mas lalo siyang lalapat dito sa 30 ampere trip. So, punta tayo ulit doon sa table. If ever na iangat natin yung supply conductor natin ng 5.5, lalabas yung opacity niya is 35. Which, pwedeng-pwede siya doon sa 30 ampere trip na circuit breaker. Bali, for the meantime, hayaan mo na lang natin na ganun yung mga sukat. So, ito, di ba, nasukat na natin yung breaker niya, yung supply conductor, at yung equipment grounding conductor. Ano na yung susunod dyan? Yung conduit na. So, UPVC pa rin. So, ngayon, meron tayong dalawang 3.5 at isang 5.5. Ngayon, gawin natin, punta na tayo sa table ng conduit. With regards sa conduit natin ng PVC, since 5.5 yung pinakamalaking conductor natin, siya yung magiging basehan natin compared to sa 3.5. Kahit mag-isa lang siya, siya na lang yung basehan natin. So, kung meron tayong 5.5 at gagamit tayo ng medya, ang 5.5 na pwede magkasya is 4. So, 4 na 5.5 dito sa half inch or yung 20 millimeter na external diameter. So, ibig sabihin, pwede na pala yun. Dahil isa lang yung 5.5 natin at dalawa yung 3.5. Kaya pwede na sila doon sa medya or doon sa 20 mm diameter. So, gawin natin, edit natin yung plano. So, ito, ito 20 na lang natin siya. Since ayan, di ba may sukat na tayo doon sa 2-1 HP room air conditioning, pwede na rin natin masukat yung sa water pump. Isasabay na lang natin doon. Balik ito na siya, 3.5 and then 1.5. In 20 mm diameter. Pagkatapos niyan, ang isa size na natin is yung 1.5 horsepower. With regards sa 1.5, tignan nga natin ulit yung table ni PEC kung ilan yung full load amperes niyan. With regards dito sa table ni PEC, di ba, kung 1.5 horsepower yung motor natin, wala tayong nameplate, table yung ginamit natin. Kung 1.5 horsepower at meron tayong 230 volts, ang ampere niya is 10. So, legit nga yung nakalagay ito sa plano. So, tandaan, kapag tinignan natin ulit yan dun sa problem natin, and diba, 1.5 room air conditioning unit, 10 ampere times 230 volts times 100% demand factor. And then, naglagay na kagad siya ng provide 20 ampere room air conditioning unit circuit. So, tignan nga natin kung verified yan. Kasi diba kanina, nung nag 8 ampere tayo times 2.5, 20 amperes na siya.
And yung 10 ampere, kapag tinimes mo sa 2.5 yun, di ba, lagpas 20 na yun, tapos 20 ampere pa din yung pinili niya. So, punta tayo ulit doon sa electrical plant. Tandaan, itong binigay ni PEC, ha, wala siyang binigay na size ng wire. Pero kung nag-rate siya ng branch circuit, yun na yung rating ng overcurrent protective device nun. With regards dito sa electrical plant natin, ito, legit nga yung 10 ampere times 230 volts times 100% demand factor. So, 2,300 volt ampere. Ngayon, gawin natin, basic pa din, magsasize tayo ng wire. So, hugutin natin yung calculator natin. With regards sa size ng conductor, di ba? Pag isa-size natin siya, yung full load ampere times 125%. So, 1.25. 12.5. So, kung 12.5, pwede na rin natin piliin yung 3.5. Kasi, di ba, yung 3.5 na THWN, ang capacity niya is 25 amperes. So, edit na natin to. Ayan, so used to 3.5. Tapos ngayon, di ba, isa-size na natin yung circuit breaker. With regards sa circuit breaker, di ba, kung inverse time ang gagamitin natin, itatimes natin sa 250%. Based yan doon sa napag-aralan natin sa episode 7. Bali, 10 amperes times 2.5. And di ba, 25 amperes siya. So kung 25 amperes, di ba, hindi ko alam bakit pinili ni PEC yung 20 amperes. Dapat 30 ampere na yung pinrovide na branch circuit niya. So ito, yung sukat natin dito, okay lang na 30 ampere trip. Since diba 25, pili na lang tayo ng mas next higher para mas ma-entertain niya yung starting current ng motor. So ayan, since meron na tayong sukat ng overcurrent protective device natin, diba, pwede na tayo makapagsukat ng equipment grounding conductor natin. Since pares lang sila ng ampere trip na itong 1 horsepower, edi save lang sila ng size ng equipment grounding conductor, which is 5.5. And then, kung meron kang dalawang 3.5 at 1.5.5, edi ibig sabihin, diba, pwede lang silang save ng size na conduit. So, yung size natin para dito sa 1.5 horsepower, 20 mm diameter yung PVC din. At ayan, nasukat na natin lahat ng mga loads natin, di ba? Yung lighting, yung convenience, small appliance, range, mga room aircon natin, bali tatlo sila, dalawang 1 horsepower at isang 1.5 horsepower at yung water pump natin. Bali, ang gagawin na natin ngayon is mag-solve na tayo ng total net computed load. After nun, magsasize na tayo ng service entrance natin at service equipment. So, with regards sa total net computed load, ito na yung gagamitin natin, ha, yung after ma-apply yung demand factor. Bali, 3,000 plus 1,218 plus yung may 80% demand factor ng electric range. So, 6,400 plus yung dalawang room air conditioning, di ba? So, 3,680 plus 2,300 nung 1.5 room air conditioning unit. Plus, yung water pump natin na isa lang, 1 horsepower, bali 1,840 equals 18,438. So, edit nga natin ito. 18,000 daw siya, di ba? 18,438. Check nga rin natin doon kay PEC kung same na 18,438. Ayun, parehas nga na total net computed load once na ma-sum up na. With regards sa circuit requirement, hindi na tayo parehas dito, di ba? Kasi ito, 820 ampere 2-wire branch circuits, tapos 140 ampere. Yung 40 ampere yung range dito, tapos yung lahat 20 ampere. Pero tayo, iba na yung sa atin. Kung pagbabasihan natin yung sa atin, may ilang 20 ampere tayo? 4, 5, 6. So meron tayong 620 ampere, meron tayong 140 ampere, at meron tayong 430 ampere. Lahat ng motor natin naka 30 ampere. So dalawa, tatlo, apat. So yun yung magiging circuit natin. Yung circuit requirements natin, provide 620 ampere, 430 ampere, at 140 ampere circuits. After nyan, dito na tayo sa service entrance conductors. So kung naalala ninyo yung lesson natin sa episode 7, di ba? If ever na meron kang motor loads at magsasize ka ng service or feeder mo, ang formula, di ba, is yung 125% ng highest motor load plus yung other loads plus yung 125% ng continuous load. Bali dito sa ginawa ni Philippine Electrical Code, ang ginawa niya lang, kinuha niya lang yung 125% ng highest motor load and then plus na lang yung other loads. And then, dinivide na lang sa 230 volts para makuha yung amperes. So, check nga natin ulit dun sa module natin kung ano yung ginawa ni PEC. At ito nga yung ginawa ni PEC. So, bali, yung 125% ng highest motor load plus yung other connected loads and then divided by 230 volts. So, ayan, nag-result sa 83 amperes. So, ngayon, di ba magtatanong, 125%, but 25% lang yung nakita ko dito.
Kasi dito sa 18,438, nandiyan na yung 100% no, 2,300, which is yung highest motor natin. Sa lahat ng mga motor natin, diba, ang pinakamataas yung 1.5. So, si 1.5 lang yung magkakaroon ng multiplying factor na 125% dahil siya yung pinakamataas. Dahil sa computation na to, nandito na yung 100% ng 2,300 volt ampere, ano na lang yung kulang? 25%. Tapos ayun, divide mo by 230 volts, lalabas yung 83 amperes. So ngayon, gawin natin, mag-parallel computation tayo na kung saan, di ba, iisa-isahin natin. Tapos tignan natin kung magiging 83 amperes din yung sagot. So ngayon, punta tayo sa electrical plant. With regards dito sa electrical plant, ang gawin natin, yung raw computation. Hindi natin gagawin ito. Gagawin natin, iisa-isahin natin to. Tapos dapat, mag-arrive tayo sa same answer. So ngayon, i-pull out natin yung calculator natin. Ang gagawin muna natin, kunin muna natin yung highest motor load at i-times na kagad natin siya sa 125%. So ito yung highest motor load natin, si 2,300. So 2,300 times 1.25. Ayan na, 2,875. Ngayon, ang gagawin na natin, ipa-plus na lang natin lahat ng other loads. Dapat, once na i-divide natin sa 230 volts, nasa 83 amperes din yung sagot. So, ito, na-times na natin sa 125% itong 1.5 room air conditioning unit plus 3,000 plus 1,218 plus 6,400 plus 3,680 plus 1,840 equals 19,013 divided by 230 volts. 82.66. So, ang ginawa ni Philippine Electrical Co., di ba, is ni-round up niya pala yung ampere na nasolve niya, kaya nag-83. So, ito, edit na natin dito, 82.66 or 82.67. So, napansin natin, di ba, whether na ganito yung computation mo or yung kabila, di ba, same lang yung answer na lalabas. Dahil nasolve na natin yung amperes, pwede na tayong mamili ng conductor natin. Pero gawin natin, tignan muna natin kung ano yung pinili ni PEC. With regards kay Philippine Electrical Code, ang pinili niya is yung 38 square millimeter THW wires. So, tignan nga natin yung ampacity nun. With regards sa 38 THW wires, ito yung 38. Tapos THW, 115 amperes. Eh, di ba 83 amperes lang yung nasolve natin? Tapos, 2 step higher yung pinili niya. So, safe siya. Mangyayari nga lang, di ba? Mas mahal yun. Kasi mas malaki yung capacity, di ba? So, tignan natin bakit naging ganun yung decision niya. Ang gagawin na natin ngayon is magre-rate na tayo ng overcurrent protective device. With regards sa overcurrent protective device, tignan natin yung ginawa ni PEC. So, ito meron siyang dalawang uri. Meron siyang non-time delay fuse at inverse time circuit breaker. So, mag-focus na lang tayo sa inverse time circuit breaker. Kasi di ba sa panahon ngayon, mas marami nang gumagamit ng circuit breaker compared sa fuse. Ang fuse kasi di ba once na mag-blown, papalitan mo kagad. Hindi katulad na circuit breaker, di ba? Once na mag-trip, pwede mo siyang i-reset. Hindi kagad siya nasisira. As long as na yung short circuit current is hindi mas mataas doon sa kaik rating nung circuit breaker. So ito, inverse time circuit breaker. Bali yung manner ng computation niya dito, di ba? Is tulad nung ginawa natin kanina. Hindi siya pumarehas dito sa ginawa niya doon sa service entrance conductor. Na kung saan, di ba, pinick up niya na lang itong 18,438 at ipa-plus niya na lang yung tagas. Eh, di ba, with regards sa pagsasize ng service equipment or ng protective device natin, na kung saan, di ba, merong motor at merong ibang loads, ang sistema natin, di ba, is yung overcurrent protective device rating ng highest motor plus yung other loads, and then makakapag-size na tayo ng ating protective device. With regards dito sa computation ni PEC, ito ginawa niya naman, plus 250% ng highest motor since inverse time, di ba? Kung inverse time, ang multiplying factor mo is 250%. So ito yung rating na overcurrent protective device, yung highest motor plus other loads, tapos ginawa niya divided by 230 volts. And then, 95 amperes yung sagot. With regards sa 95 amperes, ang pinili niya is yung 125 ampere trip. So, kung 125 ampere trip yung pinili niya, di ba, makikita natin na yung sizing ng conductor is malapit dito sa 125 ampere trip. So, tama lang. Ang tanong, di ba, bakit na sinize ng masyadong malaki? Isa ang pwede natin masabi, di ba, ina-anticipate niya yung future expansion ng load. In case in the future, di ba, mas gumanda yung bahay, tapos mas madagdagan ng load, di ba? Mas kakayanin nung wire mo since naglagay ka ng
adjustment. So ngayon, balik tayo sa electrical plan natin at try natin isolve itong rating ng overcurrent protective device natin para doon sa main breaker natin or sa service natin. Kung susundin natin yung natutunan natin last time, di ba, yung with regards sa motor and other loads, ang pinili natin overcurrent protective device nito ni 1.5 horsepower motor is 30 ampere. So yung 30 ampere natin, nakabang na siya, and then ipa-plus na lang natin yung other loads, kukunin natin yung ampere nun, and then after nun, pwede na tayo makapag-size ng overcurrent protective device natin. So, once na mag-compute tayo ng load, hindi na natin sasama si highest motor, ha? Yung other loads na lang. Kasi nakaabang na si 30 amperes natin. Bali, 3,000 plus 1,218 plus 6,400 plus 3,680 plus 1,840 is equals to 16,138 divided by 230 volts. Ito yung ampere niya. 70.16 ampere plus yung overcurrent rating nitong highest motor. So, plus 30 is equals to 100.165, or pwede natin sabihin, di ba, 100.17. So, ayusin natin itong computation na to, yung sa service equipment natin. So, yung ginawa natin pala na computation, ha, yun yung natutunan natin nung last time. So, in-apply lang natin dito. Napansin natin, di ba, medyo nag-iba ng track na onti si PEC. Hindi niya kinuha yung sizing ng circuit breaker nung largest motor, tapos bigla niya nalang pinas yung other loads. Ginawa niya yung raw na 250% times yung motor load. So ngayon, ayusin natin to. Okay, edit na natin siya. Tatanggalin natin to. So, 16,138 divided by 230. Since yung rating natin, di ba, para doon sa largest motor natin is 30. At tapos, yung naging sagot natin dun is 100.17. Ayan, so nasolve na natin, di ba, 100.17. At kung gusto natin, di ba, isize yung circuit breaker natin na kaya niyang mag-serve para sa future expansion ng load, ang pipiliin natin is yung 125 ampere trip. So ayan, slash 225 ampere frame. Ang ampere frame naman is yung installation housing ng isang circuit breaker. 60 Hz 2 pole 240 volt molded case circuit breaker. Since meron na tayong rating ng circuit breaker natin, di ba? Ayan, pwede na tayo mag-size na conductor natin. Kung pagbabasihan lang natin itong 82.67 amperes na to, ang magiging size natin para sa ating conductor is, so ito na, sa table na tayo ng conductor. So kung 82 or 83, pwede na itong 22. Pak na siya. Pero kung iniisip natin, di ba, yung future expansion ng load, ang gagawin natin is isabay na lang natin yung size ng service entrance conductor natin sa rating na circuit breaker. Ang rating ng circuit breaker natin, di ba, is 125. So, pipili tayo na mas malapit dun. So, yung mas malapit dun is yung 38. So, ngayon, salpak na natin yung 38. So, ito, 238. So, ito na yun. So, with regards dito, di ba, service entrance conductors na to, so, yung magiging conductor na natin dito is yung grounding electrode conductor. At tandaan, di ba, yung equipment grounding conductor nagbe-base sa rating ng circuit breaker. With regards naman sa grounding electrode conductor, magbe-base sa size ng entrada mo. Ngayon, tignan natin sa table natin kung ano yung magiging size ng grounding electrode conductor natin based dito sa size ng entrada natin. So, ito na yung table natin, di ba? Grounding electrode conductor for AC system. Largest size of ungrounded service entrance conductor or equivalent area for parallel conductors. So, kung meron tayong copper, copper yung ginamit natin dun. So, kung 30 or smaller, ang magiging size is 8. Kaya lang, di ba, yung ginamit natin is 38. So, kung 38 papuntang 50, ang magiging size ng grounding electrode conductor natin is 14 or 6 AWG. So, kailangan na natin i-edit yun. Tandaan, ito yung table na ginagamit kung magsasize ka ng grounding electrode conductor mo sa service, at yung isa naman is para sa branch circuit, yung equipment grounding conductor. Yun naman nagbe-base sa size na overcurrent protective device. Ito, naka-base sa size ng entrada. So, since 38 ang ginamit natin, 14 ang gagamitin natin. Edit na natin ito. So, N1, 14 square millimeter. THN or THWN wire in. So, ayan, di ba? Since alam na natin yung mga wire natin, ngayon mamimili na tayo ng conduit natin. Mapansin natin, di ba? RSC na siya. Rigid steel conduit. Or sabihin natin RMC, rigid metal conduit. Since itong service entrance conductors na to, di ba? Siya na yung papunta sa labas. So, kung exposed na siya dun sa labas, kailangan bakal siya. So, ngayon, tignan natin yung table natin para sa RMC.
Eh, tandaan natin, di ba, kung meron tayong service entrance conductor, siya na yung papalabas. Tapos, di ba, pupunta sa meter, and then, ayan, palabas. Kaya, marapat lang na rigid metal conduit siya. At ito na yung table natin for RMC. Since ang conductor natin, di ba, is THWN or THHN, punta tayo dito. At ang pinakamalaki size natin dun, di ba, is 38. Kaya dito tayo kay 38 magbe-base. So, kung meron tayong 38 at meron tayong medya, isa lang. 3/4, isa lang. 1 inch, isa lang. So, kung meron tayong 1 1/4, apat na 38 yung pwede magkasya. Eh, yung dami ng 38 natin, di ba, dalawa lang sila. Tapos yung isa dun, 14. So, ibig sabihin, pwede na itong 1 1/4 or yung 35mm inner diameter. Since RMC siya, di ba, manipis lang yung walling niya. So, pwede natin masabi na 35mm na lang yung ilalagay natin dun. So, ngayon, i-edit na natin yung sa electrical plan natin. 35mm diameter RMC. Bale, ayan, nasize na natin yung buong branch circuit natin. Papunta lahat sa service. So, natapos na natin yung problem design tree ni PEC with some tweaks. Bale, ang gagawin natin sa susunod na episode is yung schedule of loads naman. So, kung gusto niyo kami samahan dito sa pag-aaral ng electrical design, bale, subscribe lang sa aking channel at see you sa mga future episodes. Salamat ng marami.